Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat. So ito na naman inyong Ate Dang sa isang orasyon guys. So ito yung mahalagang orasyon na meron kayo. So hindi man kayo naniniwala sa orasyon guys, ay dapat kong maniwala kayo. So kung nahihirapan kayong paniwalaan ng mga ito guys, magdasal ho kayo sa mahal na Panginoon. Bago kayo matulog, paggising ninyo sa umaga, magdasal ho kayo sa mahal na Panginoon at bigyan kayo ng liwanag o yung mga agam-agam ninyo sa mga orasyon na to. So, ang mga orasyon na ito na binabahagi ko sa inyo ay may bisa at may birtud na huwag ninyong gagawin na bilang isang laro o bilang isang testing o bilang isang ito ho ay banggitin ninyo, dasalin ninyo, konsagrahin ninyo ng nasa puso ninyo. So, yun po yung susi ng lahat ng ito, guys. So, maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa aking channel. So, paano ito gagamitin ang orasyon na ito, guys? So, ang orasyon na ito ay ginagamit sa aktual na peligro ng inyong buhay. Kunwari ho, kung kayo ho ay isang sundalo o isang pulis na napalaban kayo sa isang digmaan o kaya isang laban na hindi ninyo inaasahan. Ito ho yung babanggitin ninyo guys. Ito yung ngayon guys, kung may mga misyon kayong pupuntahan, pwede naman ninyong banggitin ito una at isunod ho ninyo ito. So ito guys, ito. Ngayon naman, kung talagang wala kayo sa oras at hindi po ninyo talaga may memorado ito guys, at hindi ninyo memorado ito guys, pwedeng-pwede ninyong banggitin ito. So, nandyan ho. I-close ko po siya. So, ayan guys. So, never mind the background na kasi gabi na guys. Nagmamadali po tayong mag-record kasi punta lamang po siya sa gym. So, gabi na guys. So, imagine ninyo kung anong oras na naman ako matutulog dito. So, eto guys ha. So, ayan. So, ito yung words. So, kung paano ninyo banggitin yan, guys, ninyo siya. Ngayon, kung ayaw ninyong makalimutan ito, guys, i-screenshot ninyo ito. Ito, i-screenshot ninyo yan. Yun. So, Diyos na tagapagligtas, kailangan nyong tawagin ng ilang beses, ng paulit-ulit, guys. Kung nasa gitna kayo ng peligro o may nag-aabang na, kumbaga, kung may nag-aabang na peligro sa inyong buhay o kaya medyo natatakot kayo sa inyong pupuntahan o kaya guys, ito ho yung babanggitin ninyo na orasyon. Itong words na to, guys, tawagin ninyo ang Diyos na tagapagligtas. Siya ho ang bahala sa inyo guys. Ito yung ninyo. Pero kung kayo naman ay may time pa, kunwari ho, sa ganito o kaya mamayang madaling araw o kaya bukas may pupuntahan kayo guys o ganyan. So, kailangan ho ninyong dasalin ito. So, isang beses lang to na dasalin ninyo guys. Isang beses lang na babanggitin ninyo yung lahat ng ito. And then ito paul sa gitna ho ng peligro yan guys. Ito sa gitna ng peligro talaga yan, sa gitna. Ito talaga yung ninyo na paulit-ulit ninyong tawagin ito ang Diyos ng tagapagligtas. Siya ho yung bahala sa inyo guys. Siya yung tatawagin ninyo na sabihin ninyo na iligtas mo ako ngayon sa panganib na nandito ako sa ganun. So, alam nyo guys, kapag nandyan talaga kayo sa panganib na guys, mapapakinggan kayo. Ang mahal na Panginoon, ang guys, sila ho yung gabay. Siya ho yung gabay sa inyo. So, kung paano ninyo tawagin, banggitin ho ninyo ito. Itong words na to guys, banggitin ho ninyo ito. So, ito lamang guys at maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po.